It is a glimpse of His eternal glory and preview of His ultimate victory. Pinapakita nito sa atin kung sino ba talaga ang ating Panginoong Jesus. Pinapakita rin ito sa atin na ang buhay ng ating Panginoong Jesus ay hindi matatapos sa pagkamatay. Hindi ito matatapos sa kanyang pagkamatay sa krus, kundi sa kanyang muling pagkabuhay. His resurrection is His final victory over sin and death. The transfiguration of Jesus also reminds us of what awaits us. Ano nga ba ang naghihintay sa atin? Ano nga ba ang meron sa atin sa hinaharap? Ano nga bang pinapangako sa atin ng ating Panginoon? Yan ang buhay na walang hanggan. Heaven, ang langit. Pero paano natin makakamit ito? Let us reflect on two things. First, we have to be obedient like Jesus. We have to be obedient like Jesus. Kaya ba nating sundin ang kalooban ng Diyos para sa atin? Was there a time that you reflect on what is God's plan for you? Ano ba ang nais ng Diyos para sa iyo? Naiisip mo ba na may plano ang Diyos para sa iyo? O ang lagi mo lang iniisip ay yung plano mo sa sarili mo? Ang plano mo ba sa sarili mo o sa buhay mo ay nakaayon kaya sa plano ng Diyos para sa iyo? Baka ang lagi lang nating iniisip ay yung gusto nating makamit, gusto nating maabot, gusto nating marating, pero hindi natin naiisip kung ano ba talaga ang nais ng Diyos para sa atin. So let us take a break to listen and hear what God wants us to do. And remember that Jesus Himself submits to the will of the Father. Sana tayo ganun din. Tularan natin si Jesus. At masabi din natin, not my will, Father, but your will be done. Second, we have to suffer with Jesus. We have to suffer with Jesus. Kaya pa kaya nating magsakripisyo? Marunong pa ba tayong magsakripisyo? Napakarami ayaw nang magsakripisyo. Sawa na. Pagod na. Pero kung nakararanas tayo ng paghihirap, ano kaya ang attitude natin? Paano kaya natin inahandle ang ating mga hirap, mga sakripisyo sa buhay? Kapag tayo nakaranas ng sakripisyo, ng paghihirap, huwag tayong manulumo sapagkat nakaranas din si Jesus ng hirap. Siya'y nagbata ng hirap para sa atin. And we have to remember that to follow Jesus is to embrace the cross. At lahat ng sakripisyo natin sa buhay ay hindi masasayang kung ito ay iniaalay natin sa Diyos. My dear brothers and sisters, as we continue this Eucharistic celebration, may all of us be obedient like Jesus. May He continue to inspire us to climb and conquer our mountains of sufferings and sacrifices. Sapagkat alam natin sa buhay natin ay hindi mawawala ang hirap, ang sakripisyo. Kaya lagi nating isipin, when we suffer, we're not suffering alone. We are suffering with Jesus. And may our Lord Jesus Christ
be our source of joy and hope for us to go in life. Dahil ang buhay, hindi lang naman puro hirap, hindi lang naman puro sakripisyo, meron ding nag-iintay ng tagumpay. And when we suffer with Jesus, we will someday rejoice and be victorious with Jesus. Amen. Please all stand. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth.